ano, masakit? Masakit yung paa mo? Ah, hindi sa makatulong. Mukha ba? Nasaktan na nga yung tao. Hindi naman yung sinasadya eh. Totoo naman talaga eh. Lumipit ka na. Halos mo maghapon, wala naman niya nagawa. Kaya ko, kaya ko. Kaya ko bumang trabaho. Halika na, magpahinga ka na lang sa barracks. Masuka ko yun yan. Tara. Hindi, kaya ko. Magpahating ka po. Mahal ka. Sigurado ka ba? Oo. Hindi, kailangan tayo. Kaya mo ba? Hindi na yata kaya. Hindi na kaya magtrabaho niyan. Buhatin mo na. Halika na, buhatin na. Huwag na matigas ang ulo, ah. Alam mo, tama si Jaime. Huwag mong pwersahin yung pilay mo. Baka lalong hindi ka makapasubok sa trabaho. Kaya mag-relax ka lang. Kaya ko ho to. Relax? Umaga pa nga, puro palpak ginagawa eh. Oo nga eh. Hindi naman dapat yung nagre-relax eh. Nakakaya ako sa mga kasamaan natin. Ayoko maging pabigat sa kanila. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano. At saka mag-iingat-ingat ka nga. Paano kung makunan ka? Ano? Buntis ka? Buntis? Dapat di na sinasama sa trabaho yan. Ganun pala. Eh, kaya naman pala lalamya-lamya yan. Pabigat talaga dito yan. Wala nga pagbuntis ka, dapat nasa bahay ka na lang. Taga-taga, practice lang yun. Ano ba kayo? Eh, malay nyo, isang araw, makabuo kami ng baby ng mahal ko. Diba? Hindi ako mabubuntis. Ha? Bawga? Ako, hindi ho. Hindi ho baog ang mahal ko. At lalo naman ako. Pero, hindi pa kasi kami nakakachambe. Pero promise, isang araw, makaka-three points din ako. O eto, ilutin mo yung binti niyan. Baka naipita lang ng ugat yan. Naku, wag na ho. Aray. Yan yung langis ng nyug. Napakabisa niyan. Pag may halong siling labuyo yan. Dabi sa pila yan. Nasasaktan ka. Kasi pag nasasaktan ka, mas nasasaktan ako. Handa ka na ba? Ah! Ano ba? Sinadya ka ba? Ano ba yan? Ano ba, Jaime? Ano ba? Sayo doon! Sinadya ka ba? Saka naman, mag-asawin. Tumayo ka na. Tulungan mo nga! Nono! Dadalhin na kita sa ospital. Ayoko. Marco, ang tigas naman ang ulo mo. When you look at yourself, pag may nangyari sa'yo, pagsisisihan ko yun for life. At si Jewel, yung kapatid ko, pag may nangyari sa kanya, I won't be able to forgive myself. Lord knows kung ano nangyari sa kapatid ko. Anong klase bang lupalop to? Walang signal, walang katao-tao. Marco, I'm serious. We have to go. Just stay. Please.
Sigurado ka wala kang nakita. Dalawang babae, mga mukhang bagong salta galing Maynila. Mga pamangkin ko yon. Ako, wala ho ma'am. Pasensya na. Hindi ko po napansin. Naipit po kasi kami sa gulo. Sige, salamat. Hello, Jewel. Oh, nasaan na kayo ng Ate Emerald mo? Di pa sabi mo susunduin mo lang siya kahapon? Tinatawagan ko yung telepono mo. Out of reach eh. Ano ba nangyari? Tita, si ate. Hawak siya ni Marco de Silva. Jewel, wag kang magbibiro ng ganyan. Tita, hindi ako nagbibiro. Kasama siya ngayon ni Marco de Silva. Nandito ako sa asyenda nila. Ha? Paano ka nakapasok dyan? Dito na po ako tumuloy nung nakita ko na kasama ni ate si Marco de Silva. Tita, kailangan namin kayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kailangan ako sabihin sa inyo. Kung hindi rin lang importante, busy ako. Joseph, ipaanda mo na yung kontrata para kay Cesar Zaragoza. Apa, pa. Bukas, magpapa-schedule ako ng meeting sa kanya. At pag-uwi ko, titiyakin ko, akin na ang kanilang asukarera. Papa, ang dalawang apo niyo nasa poder ng mga De Silva. Papa, nasa panganib sila. Sa oras na malaman nila na may Fortalejo sa kanilang teritoryo, malamang
gahasaan at patayin din sila kagaya ng nangyari noon kay Mapa. Wala akong pakialam sa mga anak ni Romano! Kaysa gahasain, kaysa patayin ang mga De Silva, hindi ko problema yon. At binabalaan ko kayo, huwag ninyong tutulungan ang mga anak ni Romano. Kapag nalaman ko na pinapaboran ninyo sila, paligaga. Sino niya tawagan mo? Kasi ang plano ni Sir Marco doon sa babaeng portalehong yan! Wala akong ideya kung ano man ang plano ni Sir. Bakit? Hindi mo pa ba siya nakakontak? Hindi ko nga makontak si Sir Marco eh! Natatawagan mo ano naman? Tekla, alam ko iniisip mo. Pinagbawalan ako ni Marco na tumutong dito sa asyenda. Pero kahit kailan, hindi ko matitiis ang asyendang pare-pareho nating minahal. Kung nandito si Marco at maayos ang pagtakbo dito, pwede na ako umalis ngayon din. Eh, hinijack na ako ng mga portalehong itong dalawang roro natin ng truck eh. Tinawagan niyo ba si Marco? Hindi po namin alam kung nasaan siya eh. Kinontak nga po namin, hindi po namin makontak. Tekla, mga kasama, hayaan niyo munang punang ko muna kung anong pagkukulan ni Marco sa pamumuno dito. Kailangan ninyo, kailangan ng asyenda na ito na isang pinuno na poprotekta sa inyo sa pagkakataong ganito. Pero ang utos po ni Sir Marco. Hayaan niyo, kayo mag-alala pag dumating si Marco, at umalma siya sa pananatili ko dito. Ako bahala sa kanya. Ang mahalaga ngayon, ang kapakanan ng asyenda, hindi ba? Tama, Sir Alpon. Kailangan may isang leader tayong mamumuno para sa atin. Di ba, mga sana? Oo! Tama yun, Sir! Sino ka? Ako po si Jewel. Magmahal ko, si Jewel. Ako si Jaime Reyes. Mag-asawa po kami. Na ginawa sa atin ito ng mga fortaleho. Pagdudusahan nila ito! Oo! Hanapin natin yun! Mula ngayon, talasan ninyo ang mga mata ninyo. Nasa tabi-tabi lang ang mga pesting galamay ni Leon. Tama. 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 Tama.
Tama, tama yun, sir. Kayo, sa paligid kayo na siya, Darumonda. Kayo naman, sa paligid naman siya magmanman. Ikaw, sumama ka sa akin. Mga kasama, makinig kayo sa akin. Pakiramdaman ninyo ang mga nasa tabi ninyo. Sa ilang beses tayo sinubutahin ng mga pesting voltareo na yon, naniniwala ako, isa o higit pa sa mga tao nandito ngayon, ang sugo nila. Kung sino man dito ang kaisa sa mga fortaleho, kung sino man ang traitor dito, magbabayad sa atin! Atlang! Tama yun! Dapat! Magwata-wata kayo! Hindi na! Tara. Oh, takadikit ka na naman. Masama ba mag-alala? May pilay ko. Pwede ba, Jaime? Okay lang ako. Huwag ka nga buntot na buntot. Alam mo, ikaw? Paala ka dyan. Huwag. Huwag mo ko iiwan. Huwag mo ko iiwan. I love you. Saan ang asawa mo? Ha? Saan? Si Jewel? Uy! Huwag ka, tayo dalawa dito tayo. Bawat sandali ay panahon.
Saan na kaya yun? Leho at De Silva, dalawang angkan, magkalaban. Hindi ako natatakot sa'yo, Leon, kahit konti. Mas tumitindi ang mga pangyayari. Mas importante po ang kaligtasan ni ate. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko po siya nahanap. Tingnan niyo mabuti. Letra F sa palawit ng kwintas. Walang alabas ng asyenda hanggat hindi nahuhuli ang espiya. Sino ako talaga? Kailangan ko malaman, Jewel. Kailangan ko malaman. Mas pag-uusapan ang mga susunod na revelasyon. Ang espiya ay sarin Fortaleo. At kung sino man makahanap sa espiya, makakatanggap ng pabuya. Hinahanap niya ang kapatid niyang espiya na nasa paligid natin ngayon. Ito ba ang espiya? Sumagot ka! Mas umiinit ang mga eksena. Kung ang pangalan ko ay dahilan para di mo ako mahalin, I'm willing to give it up for you. Ano ang mas